grabe ho yung ito. Yung tama-tama talaga yung sinabi ni Yorme. Napanood ko yung sinabi niya na yung silent majority. Na kay Yorme. Talagang dire-diretso na ho ito si Yorme. Panalo na ho ito sa tingin ko lang. O nga, Darsexy Castrio. Castriciones. Pero hindi naman, tumatakbo ba siyang senador? Hindi naman siya tumatakbo senador ha. Tumatakbo ba siya? Sorry, hindi ko alam ha. Ayan, tumatakbo daw. Ah, talaga? Saan siya ang partido? Kay ano, no? Isko, ano? Tama ba ako? Kay Isko siya, eh. Pasensya na, si Carbali Balita, si Samira Gutok, at saka si Jobet Season. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung tipo ng tao na basta lang. Okay? Ay, gusto kong makausap muna sila. Ano ba yung, alam mo yun, before I campaign for them, I want to talk to them. Okay, I'm not saying no kay do sa tatlo na binanggit ninyo. I'm not saying no to them, ha. But syempre, I wanna know them. Ayoko yung bigla na lang akong tatalon tapos ito gusto ko to. Ayoko nang ganoon. Gusto ko munang alamin kung ano ba yung plataforma nila, kung sino ba sila, ano ba nagawa nila, 'di ba? Doon ako sa ganoon. Sana eventually makausap ko yung mga 'yon. Sana kung may pagkakataon po. Maraming salamat, Sergeant Mischief. Salamat po. Alam mo talaga, every time nakikita ko yung mga ganito ni Yorme, naalala ko talaga si Pangulong Duterte. Walang biro. Oh? Organic kasi. Organic yung mga tao. Hindi planted, talaga naglalabasan. Niyo po yung excitement ng ating mga kababayan sa pagdating ni Mayor Isko Moreno Tumaboso dito po sa baka nagtataka kayo bakit nakakulay green, ha? Kulay po yun ng ano, ng I think ng mayor nila dyan, eh. Ayan ng Santa Maria, Laguna. Sabi nga ni Diego Latigo, si Yorme pa ang binibigyan dyan sa Laguna. Oo nga, nakikita ko nga, eh. At ano, ha? According to Yorme, sabi niya, 10 o'clock na kami natapos. At nakikita na nga po natin, no, nandito na po yung float kung saan po nakasakay si Mayor Isko Moreno Dumagoso kasama po si Mayor Carolino at Congressman Carolino dito po sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Tandaan nyo, isa rin ito sa vote rich city. Ayan. Tingnan naman natin yung balita patungkol ho dito. Disappointed ka kay Tony G. May mga pinagsasabi ka pero hindi nga kami nagre-reklamo na sa noontime show hindi ka makasabay sa stepping ng grupo nyo. Day, huwag kang magkamali na ako si Tony G, day. Kung hindi mo naman kaya, ang kaya niya, day. Tsaka, isa pa, napakapangit kasi nako-comment-comment kayo kay Tony G. My gosh, she is an institution within your institution that down. What makes you think we will think, sino ba kayo? You merely represent the 1% that supports a woman to run for president but cannot even be fully ready for her own proclamation rally kasi nagsisimula na ang live broadcast. Naghahanap pa siya ng teleprompter. And you want us to pick her over our BBM Sara tandem? Nangayabag na mong tanan.
What I don't understand is that ika-cancel nyo si Tony G, napakaliit in life naman ata. 2016 pa lang sila ni Paul Soriano, supporters na sila ni BBM for Vice President. Si BBM din, ninong sa kasal nila. So what makes you think, oh my God, hindi nyo kasi alam yan dahil hindi nyo alam ang konsepto ng pag-iisip. Hindi nyo rin alam ang konsepto ng totoong freedom to express. Kasi ayaw nyo sa pero kayo nandidikta, tas nakakatawa kayong nandidikta, 1% na lang kayo. You're not going to win the elections. Not. In this lifetime, Lenny will never be president. I said it. So, I'm sorry if we don't share in your I'm sorry if we don't think that the celebrity speaking out, Tony G, even has the remote right. Honey, you're all eating behind her stellar career. Leaving PBB might be one of the best things that will ever happen for Tony G. You know why? Because what if she's the next spokesperson of the Philippines? Can you imagine her beautifully contoured face, svelte body, and all that. Every single day, speaking on behalf of our president. It's either that or Christina Frasco, who are both fabulous women with hot husbands. I'm ready for that. You should be. Susuotan natin ng chinelas ang gobyerno. At patatawirin sa mga pilapil papunta sa iyo para lang sa ikabubuti mo lagi. Hi guys, bilang isang event organizer at event host, napansin ko lamang ito sa proclamation rally ni VP Lenny Robredo. Check natin. Napansin natin dito, hindi pa siya makapagsalita. Kasi, hindi pa naka-ready yung kanyang teleprompter. So, kinausap niya kanyang staff para i-ready. Ayusin yung kanyang kopya para dire-diretso ang kanyang pagsalita. Okay? Tuloy lang natin yung video. Wala siya, dead air. Hi, Nabanggi. Saying gagabos. Bumati naman. Good evening. Bumati siya. Ito ang teleprompter. So ngayon, ipa-flash siya, hindi nakaayos, sasabihin niya, hindi yan. Hindi pa yan ready. Okay? After a while, in-adjust siguro yung kanyang teleprompter at siya ay magta-thumb sign para sabihin, okay na at pwede na siya mag-umpisa. Makikita natin dito. Ayan, thumb sign. Okay na ang kanyang teleprompter. Saka siya nagsalita. Sa buong speech niya, hindi siya lutang. At mapapansin ninyo, pwede nyo ito i-playback, buong kanya.